Yo, what's up mga hot dog? So, time check. It's 7:18. So, today is Tuesday, gabi. Kaka-uwi ko lang galing trabaho kasi morning shift ako mga hot dog. So, grabe. Naninibago pa yung katawan ko mga hot dog na nakapagod sobra. Like, kanina pagtulog ko sa bus, like, yung labasan kasi na namin is 6:30. Ay, hindi, mga 6:10. Lalabas pa, uwi na kami niyan. Sakay kami ng bus, provided by the company. Tapos tulog ako. Then yung simula sa Samsung, papunta dito sa accommodation namin, yung travel time niyan is mga 40 minutes. 30 to 40 minutes. Mahaba din. Tulog ako. Alam nyo ba, pagising ko, sa sobrang pagod ko, sa isip ko, parang jujuti na ako. Pagod, sobra, grabe. Yung kalaban ko lang talaga sa trabaho, yung antok. Yung antok, pagod. Kasi, sa amin, iwan ko na, pagod talaga. Pero siyempre, magtutuman sa ulit, nag-a-adjust pa yung katawan ko. Positive pa rin tayo na katagalan, masasanay din yung katawan natin. Mga, lagi akong uinom ng energy drink. Hindi pwedeng, hindi talaga. Bawin lang ko, inom lang ako ng maraming tubig. Kasi, antok yung kalaban mo. Like, sa area ko, sliter ako. Hindi pwedeng pawal patanga-tanga dun sa area ko. Dapat ganito-ganito. Ako nga, magkakamali ako eh. Buti na lang mabait yung master ko. Mabait. Ito, ganito. Kakamali ako eh. Pagod talaga. Ha? Para akong lalagnatin. Alam mo, para akong lalagnatin sa sobrang pagod ba ng katawan ko. Pero, alam talaga. Siyempre. Motivation ko na lang. Bukas. Last day na namin bukas. Then rest din na naman. Ganon talaga. Hindi yung tipong like sasabi nila ay sa abroad ganito ganito. Hindi rin ma depend, mahirap din pero laban pa rin kasi ayan, dito na tayo eh. Dito na tayo, laban pa rin. Then gusto ko naman talaga mag-abroad. So, okay lang din. Masasana din yung katawan ko. Para akong nilalag na to, ang init ko. So bukas, mamaya, just duty namin mamaya umaga. Ito yung pangalawang araw ko na nagsusulon ako ng machine. Like, nag-ooperate na talaga ako ng machine ba? Then, yun nga. Kanina naman, hindi ako kumain. May baon ako kanina, itlog. Pero hindi ako kumain, kantin ako kumain. Yung itlog ko lang. See, ganun naman talaga yung trabaho. Ganun talaga. May bago pa yung katawan ko. Imagine, nakatayo ka. Pero hindi ko naman dito pinamamukha na hirap yung trabaho ko, nakakapagod. Hindi naman kasi in 1 week, 3 days trabaho, 3 days day off. Sa akin naman, siyempre, hindi rin basta-basta kasi trabaho ka. 12 hours eh, 12 hours ka nakatayo. Tapos, hindi ka nakaupo. Tayo ka talaga palagi. Then yung break mo, 20 minutes, 40 minutes, 20 minutes. Galaw-galaw talaga yung katawan, ganito-ganito. Grabe. Ang tsaka ng mga katog yung ginagawa ko. Like, papasok ng duty, balik. Like, mamaya, duty namin. For mga 3 a.m. gising na ako. Isa din pala yan, kasi kulang sa tulog din.
3 a.m. gising ka na dapat eh. Diba yung pasok namin is 6? Mga 6 pasok namin. Mga 3 pa lang, gising na kami niyan. Tapos siyempre ako, 5 hours ng tulog. Kasi nag-vlog ko, edit. Ito, ganito. Then, yun. Then yung strategy ko naman mga katlog. Pagka like ganito, ngayong oras, gabi. Nagluluto na ako ng ulam para pambaon ko mamaya. Ganun yung ginagawa ko. Hindi na yung tipong like pagising ko mamaya saka pa ako magluluto. Hindi na. Nagluluto na ako. Like nagpiprito ako. Ano ba yung mga niluluto ko na ibabaunin ko mga katlog. Yun yung ginagawa ko mga katlog. Sa amin pala mga katlog. After 2 months may medical na. So isang may kasama na ako na ililipat ng ibang department kasi hindi nakapasa sa medical. Ganun. Hindi nyo alam. Hindi ko sabihin. Kasi hindi ko sabihin. For confidential yun. Kasi may tinatawag kami ng beam test na pag marami kang nickel sa katawan, hindi ka ililipat ka ng ibang department. So sa kanya, hindi siya nakabasa ng medical. Ililipat siya ng ibang department. So yung iba naman sasabi na mas okay na rin ilipat para mapupunta siya sa madali na department. Madali na department. Ganun. Ganda yung mga katlog. Sa akin na lang. Binabawi ko nang kain yung kwan mo. Lakas ko kumain ngayon. Okay, mainit. Mainit. Luto ako kahapon, hindi na ako naglagay ng carrots kasi pag nalagyan ko ng carrots, napapanis yung pagkain eh. Nakabage na. Sa akin lang, binabawi ko lang sa kain. Plano ko rin kasi magpalaki ng katawan. Pasikapan ko. Yung pinakagalas grow up na hindi ko para gawa sa sarili ko yung magpapalaki ng katawan. Kung saan, insecure ako kasi mga ibang lalaki, malaking katawan. Ako, bayat kasi ako eh. So, ayun mga katlog, yung update ko ngayon. So, kahit ganun talaga. Kailangan ko masanay,
Kasi nasa ibang bansa tayo, natrabaho tayo sa para sa pamilya natin, para sa sarili natin. Motivation ko naman talaga sa pagtatrabaho ko, yung magulang ko, parents ko. Kaya andi, the reason why andito ako sa abroad, dahil sa mama ko, papa ko. Broken family kami, pero tutulungan ko yung parents ko. Hindi naman yung talagang tulong na ganito, ganito. Basta like, tutulong talaga ako. Sila yung priority ko, mga kato. Love, no, I don't, hindi ko priority yan ngayon. Siguro someday, bibigyan ako ng Panginoon na ganito, partner. Pero ngayon, wala muna akong plano sa mga girlfriend, hindi ko priority. Ito na mga katog, I will edit this video. So for those people who are watching this video, sa mga taong tinatapos talaga itong video, don't forget to leave a comment, kasi next month magpapa-gcash ako. Kung sino yung mga laging nanonood ng vlogs ko, magpapa-gcash lang ako. Serious mga katog, magpapa-gcash ako. Don't forget always to leave a comment, kasi dyan ako magpe-base. Then share, yung maging active kayo dito sa YouTube ko, comment kayo, like, share nyo, yun lang. So, ingat kayo lagi and God bless. Bye-bye.